Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang kapisan ng Apostol Santo Tomas. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng Banal na Misa, at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapisan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin, kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesus kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saliga ng mga apostol at mga propeta na ang batong panunukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo'y may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama na dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at isusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Tomas, si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo yung kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Panginoon ko at Diyos ko. Sa tradisyon po ng ating inang simbahan, ang mga paneltang itong Panginoon ko at Diyos ko ay kailan po natin tahimik na sinasabi. During consecration. Kapag tinataas ng pari ang ostya, sinasabi natin Panginoon ko at Diyos ko. Pag tinataas ng pari ang kalis na may konsagradong dugo ng ating Panginoon, sinasabi natin ay Panginoon ko at Diyos ko. Ito'y pagkapahayag na ng ating paniniwala, ng ating pananalig na si Jesus mismo ang kapiling natin, kasama natin sa pagbawat pagdirima na banal na misa at gayon din sa pag, na, natatanggapin natin sa banal na komunyon. At ito mga kapatid ang naging pananalita ni Tomas sa ating ebanghelyo na kung saan, pamilyar tayo doon sa eksenang iyon, hindi siya naniwala na kailangan pa niya ng pruweba, makita ang kanyang mga butas sa kanyang kamay at gayon din ang butas sa kanyang tagiliran. Nagkataon talaga na wala si Tomas doon, siguro providence na rito ng Diyos upang magsilbing tagapagpaalala sa atin ang katauhan ni Tomas, hindi lamang tungkol sa pag-aalinlangan, kundi sa matibay na pananampalataya na ipinahayag niya tungkol sa ating Panginoon. At sa tradisyon ng ating simbahan, si Tomas ay nangaral ng mabuting balita matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus sa lupain ng India. Kaya inaalaala kanya kapisahan ng araw na ito, July 3, ito yung paglipat ng kanyang katawang namatay na inialay para sa ating Panginoon sa lugar kung saan ito ay nanatili. Kaya yung pinayag ni Jesus ni Tomas sa Panginoon ko, Diyos ko, hindi na lamang nanatili sa kanyang sarili, kundi ito'y kanyang isinabuhay, ito'y kanyang ipinahayag, hindi na lamang sa Mahudyo, kundi sa iba't ibang panig at sulok, sa iba't ibang lugar at nakarating siya sa India. Panginoon ko at Diyos ko. Sinasabi natin, dinadasal natin ng tahimik sa tuwing bahagi ng konsagrasyon.
Ito'y tumutukoy sa atin din doon sa sinabi ni Jesus sa huling bahagi ng Ebanghelyo na mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakita. Diba sabi nga, to see is to believe, pero sa ating pananampalataya, to believe is to see. Naniniwala tayo at makikita natin ito. At ito, mga kapatid, ang siyang hamon sa bawat isa sa atin. Sa tuwing tayo ay nagmimisa, pinapayag natin tahimik ang Panginoon ko, Diyos ko, pero hindi lang sapat na ipahayag ito ng tahimik, kundi bilang mga naniniwala, bilang mga sumasampalataya at nananalig sa ating Panginoon, yung pinapayag nating pananampalataya at pananalig sa Panginoon ay kinakailangan ding makita sa bawat isa sa atin. Naniniwala tayo kaya nakikita natin. Naniniwala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya at nawa yung pinaniniwalaan natin ang siya namang makita sa ating pagkatao. Anong ibig kong sabihin? Kung naniniwala tayo si Jesus ay talagang nasa banal na misa, sinasamahan tayo, tinatanggap natin siya sa inyo ng tinapay at alak bilang pagkain nagbibigay buhay, ang paniniwalang ito dapat humantong, dapat magdala sa atin sa magandang uri ng pamumuhay batay sa ipinapahayag nating pananampalataya, batay sa ipinapahayag nating paniniwala na si Jesus ay ang ating Panginoon, na si Jesus ang ating Diyos. Ito'y dapat makita at sana'y makita sa pamamaraan ng pamumuhay, sa pamamaraan ng paninirita, sa pamamaraan ng pagkipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Hindi lang basta'y pinapayag natin ito sa isip, kundi pinapayag natin ito sa puso. At ang pagkapayag ng puso ay makikita dito ang pamamaraan kung paano tayo binabago ng ating Panginoon, kung paano ang pagkapayag natin ng Panginoon ko, Diyos ko, ay unti-unti nanunuot sa ating pagkatao, nanunuot sa ating mga puso. At makikita ito na ito ay nagbubunga ng maganda, nagbubunga ng kabutihan sa ating pagkatao. Tunay nating masasabi na si Jesus, na ating Diyos at Panginoon, ay nananahang talaga sa puso, sa isip, sa pagkatao ng bawat isa sa atin. Sabi nga ni San Pablo, hindi na siyang nabubuhay, kundi nabubuhay sa Kanya. Walang iba, kundi ang ating Panginoong pinananaligan at pinaniniwalaan natin. Amen. Taglay ang pananampalataya ni Kristo muling na buhay, na mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay, ilapit natin ang ating mga kailangan sa Ama ng Habag, ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magulang sa pagkapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mo pang ibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Marinig natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ng pamilya Bundok at hindi ni John Paulo Galang. Para sa nagdiriwan ng kanilang karawan, si Julius Cruz o Julius Reyes, Earl Manuel Matt Tuason at Leonila Pereira, para sa patuloy na pagbuti ng kalusugan ni Iya Cruz at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Bishop Cirilo, Bishop Jose, Cardinal Vidal, Father Ramon, Monsignor Savino, Orlando Arcadia, Basilisa, Irene, Amado, Clarita, Apolonio, Felicidad, Teresita, Paulita, Fe, Carmencita, Hernando, at Tomas. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating tensyon at panalangin. Ama, sa pagluluhog namin sa iyo ng aming mga kailangan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambayin namin ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin kay mga kapatido pang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakipan dalang itaguyod. Itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. O sana,
pinagpalang na paririto sa hala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahari mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni Santo Tomas, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin mo na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa. Kaharian mo sundin ang Lord.
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, patwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Receive it po. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-manalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu na, sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ngay nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaliginawa namin siya kaysa ni Apostol Santo Tomas, maipahingawa namin siyang Panginoon na Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po tayo. Orasyo Imperata ukol sa COVID-19. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 na dulot ay pangamba at sanhi ng kamatayan. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampaning humanap ng lunas sa sakit na ito at pigilin ang paglaganap. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay laki pa ng kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo kaming sipayuin sa aming mga pangangailangan. Bagkus ipag-adya mo kami sa mga panganib at kasamaan, o malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, Ina ng kagalingan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Jose, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Bautista ang mahal naming patron. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalaing tayong lahat ng mabuti't mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumari tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Nagpupuri sa Panginoon.